kaya't muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Maligayang kapistahan na ating mahal na Birhen ng Veritas, ang Birhen ng Katotohanan. Ngayon, bibinatin ang daan at kahulugan sa buhay natin ang pagdating ng mahal na Birheng Maria sa ating panghimpilan ng Radio Veritas 846. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa muling pagkabuhay na ating Pinasokristo, ngayon nalalapit na ang kanyang pag-akyat sa langit, maraming tagubilin at maraming pagpapaliwanag na hindi mismo nasasakyan na ang halaga at kahulugan nito at kung ano ang pinapakay ni Kristo. Pero sa muling pagkabuhay ni Kristo'y naipahayag ng mga alagad ang kahalagahan nitong mga pagpapaalam ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bilin ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumuyo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambayanan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo nakikilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya.
Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya, yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahon, di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila't talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng Kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig namin kayong mapakinggan uli tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nangangalang Damaris, at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ng Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri, ang Kanyang pangalay pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Alleluia. 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 Sumainyo niyo ang Panginoon at sumainyo ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay akin, kaya ko sinabing sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ito na naman ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ipinahayag, ipinaliwanag, ipinakita at ipinaabot sa mga pandinig na dapat sana'y nasa loob ng pangunawa ng mga alagad sapagkat mga naganap itong mga bagay na ito. Kaya pagpatuloy ng ating banal na misa no kahapon, di po ba, kung si Kristo ay nagsasalita sa
sa pandinig ng kanyang mga alagad sa huling hapunan. Parang ito yung mga huling mga pahayag, paliwanag ng ating Pinesokristo sa magaganap o mangyayari na ang mga alagad. Oo nga, kapag nag-aalinlangan, naghahanap sila ng kaliwanagan upang lubusan nilang tanggapin at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga salitang ito na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo bago pa sa pagkanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling magkabuhay, nakita ng ating Panginoong Jesucristo na hindi pa ito lubos na nauunawaan ng mga alagad. Kaya sa palagay ko, kaya sinabi niya, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Kaya ito ngayon ang katanungan ng mga alagad noon nung kasama nila ang ating Jesucristo sa huling hapunan, ano pa ang dapat nating malaman? Ano pa ang dapat nating bibigyan ng halaga at kahulugan sa maraming binabanggit na buhay ni Kristo, kasaysayan ng buhay ni Kristo? Oo, makalipas ang pagpapakasakit, kamatayan at isa sa mga isa sa mga kahulugan ng muling pagkabuhay ni Kristo na nabuksan na kailang isipan na talagang sila'y tuwang-tuwa sapagkat doon nila lubosan na unawaan ang mga bagay na binanggit ni Kristo noong siya'y nabubuhay pa sa muling pagkabuhay. Kanilang nilutas ang mga suliranin na hindi pang unawa heto ngayon at kanilang binabagtas muli. Kaya naman pala sinabi ni Kristo, marami pa siyang sasabihin. Baka hindi natin kayang unawain ngayon kung babanggitin ni Kristo ang lahat. Oo, sasabihin ng mga alagad. Ngayon tayo ay naging saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Maghintay na lamang tayo sapagkat ang binanggit ni Kristo na marami pang bagay ay hindi maipagkakaila sa atin, kundi ang lahat ng mga iyon ay maunawaan natin. Siguro sabi ng mga alagad, sana talagang higit nating maunawaan. At alam natin, maunawaan natin sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Yan ang kanilang damdamin at nilalaman ng kanilang mga isipan upang ipahayag, marami pa kaming bagay na malalaman sapagkat heto na, dumating na ang muling pagkabuhay ni Kristo sa piling namin. Kaya itong mga alagad na ito ay nagbigay ng testigo. They testify everything about Jesus Christ little by little because they want to know all of them for their own undertaking. Para sa gayon ay alam nila ang kanilang ginagawa, alam nila ang kanilang mga ipinangangaral sa mga tao, alam nila kung ano yung kahulugan ng lahat ng mga bagay na ito sapagkat ang lahat ng bagay ay nakasandig, nakasalalay, tunay ngang si Jesus ay muling nabuhay. Kaya ito ang inintay ng mga alagad, ang pagdating ng Espiritu, ang pagdating ng patnubay na binigit natin kahapon. Ito'y pagpatuloy na ating mabuting balita ngayon upang sabihin, ang patnubay ay gagabay sa atin upang unti-unti nating matunghayan ang mga binanggit ni Kristo noon upang malaman natin, lubos tayong maniwala at lubos tayong manampalataya ang mga isisiwalat ni Kristo para sa atin ay magkakaroon ng kaganapan. Kaya napaka-interesado ng mga alagad, talagang hinihintay nila ang mga pagkakataon so that everything will be unveiled to them for their own way of understanding what it is all about, a meaningful life with our Lord Jesus Christ. Ikalawa, itong palang pag-unti-unti nilang pangunawa na nakasandig sa muling pagkabuhay ni Kristo ay kailangan nila sa buhay na ito. Oo nga, kung ano yung sitwasyon ng buhay nila noong araw, first century, in the Christian faith, mayroong matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Paano na sila mabubuhay kung taga-inuusig sila ng mga taong ayaw maniwala, ayaw manampalataya? Ang Imperyo Romano noong araw
Kaya ang mga bagay na kanilang matututuhan para higit nilang maunawaan, may kahalong pagkatakot kung paano lahaharapin ang maraming umuusig sa larangan ng pananampalataya. At ikalawang bahagi ng ating mabuting balita, dito na nga nasabihin ng mga alagad ang tungkol sa espiritu ng katotohanan. Di ba? Doon ang galing ang ating mahal na Birheng Maria, ang Birheng Maria ng katotohanan, sapagkat siya ay isa din na pinagpalang alagad ng ating Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng katotohanan ito ay mabibigyan nila ng pagpapahalaga upang sabihin ang espiritu ng katotohanan ang siyang ninanais ng mga alagad na dumating upang ito ay kanilang sandigan. Ito maging batayan, ito ang kanilang puwersa, ito ang kanilang batayan upang sila ay sumugod kung man ang hirap na kanilang sasalungahin, sapagkat ang katotohanan ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas sa buhay pananampalataya. Kaya maliwanag sabihin na ating Pinsokristo, darating ang Espiritu at makikita ninyo ang buong katotohanan na hindi dapat pasubalian, na hindi dapat kalabanin. Kaya minsan tataka tayo, ako din, nakalagay sa ganitong pagtatanong, na kaya na ng mga alagad ay depensa kanilang sarili sa kabila ng puwersa, ng kadiliman na nakaamba sa kanila. Talagang pinanghawakan nila ang katotohanan. At upang sabihin, ito ang espiritu ng katotohanan na pinaglalaban namin anuman ang mangyari, bumuwis man ng buhay. Ang ginawa ng mga alagad, humarap sila sa ganitong buwis ng buhay sa paninindigan tungkol sa totohanan na ipinadala ng Espiritu, katotohanan tungkol sa buhay ni Kristo. Sapat sa huling bahagi, ano ba nilalaman na katotohanan iyan? Maraming pang bagay tungkol kay Jesucristo sa nilalaman ng kanyang salita at sa kanyang gawa. Kaya nanindigan ang mga alagad, kilala namin si Kristo mula pa noon. Nakita namin siya at nadama namin ang kanyang buong pagkatao, anong puso't kalooban. Eto't pinangako sa amin ang katotohanan, dumating na nga sa amin sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At marami siyang isiniwala tungkol sa kanyang mga aral, tungkol sa kanyang mga gawa. Ito ang pinaninindigan namin. Kaya sasabi sa muling bahagi ng ating mabuting balita, pararangalan niya ako sapat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Kaya ang Espiritu ng katotohanan ay magpapahayag tungkol sa buhay ni Kristo, at ito ang nilalaman ng kanilang pagpaparangal sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya binalikan na muli ng mga alagad ang ganitong mga pahayag ng ating Pinasokristo, at sila'y naniwala. Pinanindigan nila ang naging buhay ni Kristo. Ito ang nilalaman ng kanilang salita at gawa. Ito ang nilalaman ng kanilang pagpapalaganap sa buhay pananampalataya. Si Kristo'y muling nabuhay. Kaya sa kanilang panindigan na ito, wala silang uurungan kahit na kamatayan, sasagupain nila. Kaya nakita natin kung paano ang puwersa ng buhay pananampalataya sa simula pa, pinanindigan sa buhay pananampalataya. Hanggang sa kasalukuyan, ito rin ang nilalaman ng ating buhay pananampalataya. Lalong-lalo na sa mga amba ng mga kasalanan ng mundong ibabaw, sa mga pang-aakit ng kadiliman, at sa lahat ng bagay na nakasasawi ng espiritu ng tao ang paggawa ng mga pagkakasala, na nung paman ay sinabi na ni Kristo na siya nabubuhay pa ang tungkol sa kasamaan ng buhay ng tao, pero inugnay ni Kristo ang pagpapatawad ng Diyos. Iyan ang kanyang paliwanag tungkol sa paghahari ng Diyos sa mga pagkakasalang may kapatawarang iginagawad ang poong may kapal. Ito ang isa sa mga pinakamalaking katotohanan na ibibigay sa kanila ng pangunawa ng Espiritu Santo.
babalik at babalikan nila ganito mga pangyayari na ipinaliliwanag ni Kristo ang tungkol sa kadiliman na may kapatawaran sa mga pagkakasala na nagagawa ang mga tao. Kaya ito pa yung pinapahayag sa pinakahuli na ating mabuting balita ngayon, ang ipapahayag niya sa inyo na may buong katotohanan. Nawa, sa panahong ito, ito pa rin ang ating mga pamamaraan para tunghayan ang maraming katotohanan sa buhay na ito. Una, katotohanan sa pagpapala ng Diyos para sa atin, sa kanyang paggabay, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pananahan sa atin na tinuturo sa atin kung ano ang landas sa kabutihan at kabanalan ng buhay. Ikalawa, sa mga pahayag ni Kristo sa kanyang salita at gawa na buhay si Kristo, nagpahayag ng aral ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos na way patuloy ito na ating binibigyan ng pagpapahalaga at patuloy nating ipanunukala sa buhay na ito para sa ating kapwa. At ikatlo, manatili nawa tayo sa buhay pananampalatay, naninindigan tayo kay Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay at ang halaga at kahulugan nito mismong sa ating pamumuhay. Magampanan nawa natin ang ganitong mga pahayag na mga panukala at testimony ng mga alagad. Ito nawa din ang ating mga pinaninindigan ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Horacio Imperata, ama naming mapagmahal, na lumikha ng sangkalupuan at sanlibutan at ng mga kahanghangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nilikha, mapagkumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon, humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang patuloy na pag-init ng panahon ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at ubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwala ang tagapangalaga ng iyong mga nilikha upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalingan ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuhon namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayang labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Pagsasalong walang hanggan.
pag-alay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapo. Manalangin kayo mga kapatid, itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na biren bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagkisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, o sana, o sana. O sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, oh sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating.
ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinialing namin sa iyo ang tinapeng bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, naming Santo Papa, si Honesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Tunayan si Hesukristo ay muling nabuhay upang patuloy ang kanyang pagpapalang ipinapahayag para sa ating kapakanan. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipin araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman, amin. Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig. Kundi
Tunghaya natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maapalad at matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at ligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatilig ang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod sa kabanalang sakramento sa ating pagtatanod at kalakipang ating pampanalangin at sa huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na misa sa buhanan.
premon hostilia naroger ver auxilium onidrinove domino sit mga banalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat sa ating mga may sakit at manakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga naghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagday, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang inyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur genuin et antiquum documentum novo ceda trituim prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestet isti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tui memoriam reliquisti tribue quaesimus et in corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tui fructum in nobis iugiter sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.